Dahil walang pasok ako nung araw na yan, iniisipan ng asawa ko na isama ako sa pagdi-deliver. Wow! So magiging delivery tagger ulit tayo for today's video! Gusto niyo yan? Yeah! Hit the like button. Dahil maaga tayo nagising, inultuhan ko ang aking asawa. Breakfast in bed. O diba? Bongga. Kapag maaga naman ako nagigising, ang nakikita ko, nadadantan ko ang asawa ko na nag-aasikaso, ay nilulutuan ko siya at inaasikaso ko ang kanyang damit na susuotin. Kahit man lang doon ay makatulong ako or maumpisahan ko ng magandang vibes ang kanyang umaga. Ang hirap ng trabaho lalo na ng mga delivery rider dahil maghapon, nasa kalsada, at minipilit ko na makapag-breakfast siya dahil breakfast is the most important meal of the day. At saka yung asawa ko, matigas ang ulo niyan, lalo na kapag sobrang dami nilang parcel, hindi siya kumakain. Naranasan ko rin naman yon mag-deliver na sobrang dami nilang dala, ay nakakaligtaan niya na talagang kumain. Kaya naman pag-uwi, ay gutom na gutom. Kaya naman, sinisigurado ko na may makakain siya pag-uwi niya sa bahay. Or kaya kapag hindi ako nakapagluto ng pagkain, ay naaya ko siyang kumain sa labas. Nang sa ganun, date na rin namin. Dahil walang pasok ako nung araw na yan, iniisipan ng asawa ko na isama ako sa pagdi-deliver. Wow! So magiging delivery tagger ulit tayo for today's video! Gusto niyo yan? Yeah! After namin kumain, ay nasikaso ko ang kanyang baunan. Nang sa ganon, meron siyang pagkain or breakfast na pwedeng i-share sa kanyang mga helper. Woo! Para matikman nila ang luto ko na puro sunog. Yung wala kang pagpipilian kundi puro sunog. Sunog na hotdog, sunog ng ganisa, sunog na ham, sunog na meatloaf. Grabe ba? Rito na lang like ka. Sobrang lakas na kasi ng apoy ko. So alam niyo na, kapag mag-prito kayo, mahinang apoy lang talaga. Tapos sinasabay ako pa ng cellphone, kaya naman talagang sunog kahit nasa harapan ako. Woo! Hindi lang pagkain ang hinanda ko, kundi tubig, pati na rin kape. After ko niyan, uniform naman ng asawa ko ang inasikaso ko. Hi guys, it's me again, your Tita Laika. So samahan niyo akong mag-ayos ng aking muka at sasama tayo sa aking asawa mag-deliver. Yeah! Ayan. Maganda ang nicotinone sa ating kidney, nakakatulong din siya sa pambaputi. At ayan naman ang Isasaya na foundation na maganda ang coverage. Napakamat niya sa aking muka. Good for oily skin, dry skin. So magandang foundation na siya. Hindi na ako nagko-concealer dahil maganda ang coverage niya. Nakikita niyo naman na inaaspalto ko ng aking muka. After ko niyan lagyan, ay nilalagyan ko siya ng sunblock. So wala akong idea kung sunblock ba muna or foundation. Ah, basta parehas silang na-mix sa aking muka. After nyan, ready to go na ang tita ninyo. So after kumuha ng parcel ng aking asawa, ay pumupunta sila sa sorting area nila. Isa itong cover court sa loob ng isa sa subdivision na pinagdideliveran nila. May mga trapal sila na kung saan nilalatag nila yung mga parcel na kanilang sinusort. Diba? Napakarami na kanilang i-deliver for today's video. Pero syempre, dahil nandito ako, inspired na inspired ang aking asawa. At isa-isa nang dumating, ang mga kasamahan nilang magsusort din sa area na ito. Hindi na ako nakapag-video sa buong biyahe dahil may hawak din akong tumbler na kung saan pinaglalagyan ko ng kape. Dahil sobrang daming parcel namin dala, ay wala nang paglalagyan ng asawa ko. Kaya naman pinabit-bit niya na sa akin. At dahil delivery tagger nga tayo for today's video, ay ako ang nagtatag kung na-deliver ba namin or hindi yung parcel. Ako rin ang tumatawag sa mga customer na hindi sumasagot sa kanilang mga bahay. Tapos kapag sumagot na, ay asawa ko na ang pinapakausap ko. Ang dami niyan pero grabe, parang speed ang asawa ko. Dahil nga kabisado niya na yung area, ay mas mabilis niyang na-deliver ang mga parcel. Kaya naman saktong 12 ay nakakain na kami ng tanghalian. At dahil nga kasama niya ako ay hindi niya nakalimutan kumain ng tanghalian. Pero kung hindi niya ako kasama, malamang niyan hindi niya kakain. Dahil nga marami siyang di-deliver. Pero good thing nga at tuloy-tuloy ang aming pag-deliver. Halos lahat ng napuntahan namin
ay nandoon sa kanilang mga bahay. Masasarap na mga pagkain dyan. Dahil may time pa nga kami, bago bumalik ng hub, ay pinaayos niya na ang kanyang motor. Ingay kasi yung panggilid niya. Kaya naisingit namin na paayos muna bago bumalik sa hub. Habang tawag sa area na kung saan gumukuha sila ng parcel at nagbabalik ng parcel. Lagong pinapaalala sa asawa ko na maintain niya ang ayos ng kanyang motor dahil yun ang kanyang pinangkakabuhayan. Bago kami tuloy ang pumunta ng hub, inikutan muna namin ang mga customer na nagpapabalik ng gabi. Yung iba ay nasa trabaho at yung iba ay wala pa talaga sa kanilang bahay. Kaya naman sinoli muna namin sa hub ang kanilang mga parcel. So yun lang. Thank you for watching and see you next vlog. Bye! Thanks for watching. Share. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next vlog.